Nagkausap nga lang ako, sino yun, sino yun? Parang binibining Pilipinas naman yung jowa mo. Mga ilang digit? Bili lang, ano? Paano kami nagkakilala sa base? Kasi military din siya. So, bumibiling lang isa yun ang bilibili, ganun. Balay ko ba? Kasi isa yun ang bilibili lang ako noon. Tapos parang may tinanong akong kahera ata niya ako pinansin. Eh siya bumibili doon, siya yung nakausap ko. So, tinanong ko yung ganto-ganto. Kasi merong mga something doon na hindi ko alam. Kaya tinanong ko sa kanya. So, doon nag-start. Doon nag-start kami nagkakilala. Pero hindi pa kami talagang totally close agad. Siguro mga ilang araw pa kasi isang base lang kami. Isang base lang kami. So, yun. Iba daw eh. Iba daw kasi yung Pilipino. Sa iba niya nakilala ang Asian. Siguro kasi nga pinagluto ko siya ng ano, sinangag, ganun. Sinangag, itlog, ganyan. Siguro wala pang nag-aasikaso sa kanya ng ganung klase. Kaya siguro, in love. Walang iba kundi ang pagsiselos. Yun ang, wala kami iba pinagawa yung selos na. Tsaka yung ibang klaseng bagay. Bawal mag-shorts, bawal ang ganito, bawal lumabas mag... Hindi ako nakakalabas mag-isa, kailangan kasama siya. Parang makakawala naman yung aso mo. Parang di ka pwede mapunta sa ibang bahay, dito ka lang, ganun. Selos. Ewan ko ba? Pagod na nga ako eh. Alam mo? Oo, sobrang pagod na talaga ako. Pinagsiselosan pa talaga to. Hindi ako seloso. Kahit naman doon kay apam ko dati eh, hindi ako masyadong seloso. Pero eto, sabi ko, sige nga, kahit lumabas ka dyan, hindi kita pipigilan. Tayo naman kasi mga babae, pag pinapakita natin na tayo nagsiselos, yung malaki ulo ng mga yan. Eh hindi ko pinapakita sa kanya na nagsiselos ako. Gusto ko siya, ako makaramdam na akong kawalan, hindi siya. O tinan mo, ayaw niya umalis lagi, laging nagsiselos. May kausap nga lang ako, sino yun, sino yun? Parang binibining Pilipinas naman yung jowa mo. Ganun, selos. Yun lang, wala kami ibang pinag-aawayan kundi selos. Hindi pa. Ayoko muna ulit matali. Ayoko muna na... Kasi hindi ko pa alam kung siya na ba talaga. Ayoko muna ulit. Ayoko munang matulad yung sa una. Kaya nangyari kay Afam ko dati. So sabi ko nga sa kanya, pinag-usapan naman namin yun. Kahit ma-divorce ako, ganito muna tayo. Para just in case na hindi naman pala tayo para sa isa. Eh di madali lang ulit maghiwalay. Wala tayong pinangahawakang papel, walang perang lalabas sa isa't isa. Yung ganon. Pero okay lang naman sa akin. Yung gustong-gusto ko talaga, yung teddy bear na malaking-malaking binigay niyo sa akin. Yun naman talaga, hindi yung mga ganon. Hindi naman ako mahilig sa branded. Alam niya yan, hindi ako mahilig sa branded. Kahit may branded ako, tinatago ko lang, hindi ko sinusuot. Kasi hindi ako showy eh. Hindi ako showing tao, kasi nga wala naman sa itsura ko. Hello, naka-elumibiton ako, tapos nga rag yung itsura mo, dyan lang naman ako sa labas. Eh hindi ako showing tao. Pero yun nga sabi ko, yung pinakabongga niya lang sa akin, yung teddy bear na malaki, unang-unang bigay niya sa akin yun. Kasi nga, doon pala namin binili sa Dubai yun. Yun. Sabi ko na yun sa live ko eh. Kahit anong baliwanag ko sa kanila, hindi sila maniwala. Kasi wala naman sila doon sa araw na yun eh. Wala sila doon. So, yung mga gamit doon, yung mga kaibigan ko, hindi ko talaga alam. Yung mga kaibigan, hindi ko talaga alam na nandun sila. So, aminin ko sa inyo, utang ni Afam yun. Utang niya lahat yun. Binabayaran niya pa hanggang ngayon. Hindi kasi sa Amerika, pwede ka mag-loan, pwede ka mag-credit. Madali lang yun. At saka, iba yung nasa isip nyo. Ito yung tumatatak sa isip nyo kasi nga bashers kayo eh. Pag bashers ka, puro may galit ka, may inggit ka, may kung ano-ano kang sabihin para may masabi ka lang. Kahit anong sabihin ko, hindi kayo maniniwala. So, behave na lang kayo dyan ah. Zip your mouth. Kasi akin yung lahat. Kumibenta ko nga yun eh. Pangkabuhayan ko kaya yun.
sa... Ay, ayoko! Talaga ba? Tinatanong yan? Ayoko! Mga ilang digits? Binilang, you know? Basta, kumikita ang kabuhayan yun. Kung kakararin nyo yung YouTube, lalo na yung Facebook. Kasi mas ano ko sa Facebook eh. Mas marami akong followers doon. Parehas na lang rin naman sila ngayon. Facebook and YouTube, kumikita ka parehas. Parang may monetize na rin siya eh. So, ang habol ko ngayon, mas tingin ko ngayon na nung pumasok yung January, mas malaki yung kita ko sa Facebook kaysa sa YouTube. Nung pumasok yung 2019. Kasi nagbago nga sila ng update, yung Facebook. So, mas malakas yung pera sa Facebook kaysa sa YouTube. Kung ngayon, sa aking channel, ewan ko sa ibang mga million-million na talaga. Pero, mas sasabihin ko, mas okay yung Facebook kaysa, ano. Pero parehas na kumikita ang pangabuhayan. Kung kakaririn nyo lang talaga, babongga, araw-arawin nyo yung post. Kapagod kayo mag-edit. Kapagod kayo mag-isip ng content. Yun lang talagang buhula mo dun eh. Kailangan mag-isip ka ng content na ma-interest yung tao, magkakaroon sila ng interest. Kasi kung walang kakwenta-kwenta yung ipopost mo, hindi sila... Kahit gano'ng pakalaming million followers mo dyan, kung yung pinost mo ngayong araw na to, eh, wala namang kwenta din na panonoodin yan. Ganon. So, yun lang. Ayun, sa lahat ng followers ko at mga bagong followers ko ngayon at saka sa mga new subscribers ng channel ko, thank you so much for following my videos. At maraming salamat din kasi since day one, yung talagang mga nandyan, na unang pagsikat ko, unang 5 viral ko, eh nandyan pa rin hanggang ngayon. Maraming salamat. Kifang Natics, Kiley Natics, Madam Kilay. Marami ako mga ganyang fan eh. Madam Kilay Warrior, mga ganyang eksena pa. Thank you so much. Hindi ko man kayo namimit lahat. Hindi ko man kayo na-re-replyan lahat sa mga message nyo. But na-appreciate ko po lahat yung pag-share, pag-like, na mga ginagawa nyo sa mga videos ko. Maraming salamat. Sa mga nagsashout, nagpapashoutout sa akin, nagagalit pa nga eh. Sabi pa sa akin, Isnabera ka, madam. Sabi ko sa dinami, dami ba naman yung message sa page ko. Nag-scroll down pa ako para lang mabasa ko isa-isa, kaya lang hindi ko kaya. Tapos minsan, madam, nakailang puro ka auto-reply. Naglalaba ka na naman. Puro ganon. Pasensya naman po. Kasi nga, hindi kayo lahat marereplyan ko. Natatabunan na. But hanggat kaya ko, ma-shoutout ko kayo, gagawin ko. Pero pag hindi ko man kayo ma-shoutout, sorry naman. Ako na mag-a-adjust.